guys, good evening. Siyempre, magandang buhay sa ating lahat. Nagbabalik po ang Hardest Channel para sa karagdagang kalaman dito sa ating DIY kalan. The used oil. So, meron po akong bagong design tungkol dito sa ating kung tawagin ko ay oil tank autofill. Oil tank autofill. So, ito po, papakita ko po sa inyo yung ating bagong design. Okay guys, ito pala yung ating design na oil tank autofill. Ito po siya. Ito yung GI passage ng oil. Tapos kinabitan ko ng ball valve. Ito po siya. So ngayon, ito yung tanke niya. Ito yung tanke niya. Ito yung kakabitan ng ball valve. Okay po. So ngayon, maglalagay tayo ng washer. Ito. Yan, maglalagay tayo ng washer para lumiit yung kanyang butas. Ayan, dito. Para ma-regulate yung oil na lumalabas dito sa tangke, na pumapasok din dito papunta sa chamber. Ito nga pala yung yung ginamit ko dun sa tutorial ko na consultal chamber. Ngayon, ito rin yung yung pinagamitan ko nito na design ng autofill ng oil. So ito po, dapat lagyan natin ng washer na maliit ang butas. Yan po. Yan, lalagyan natin dito. Yan sa ball valve. Galing dito sa ating tangke. Ngayon, lalagay tayo ng rubber seal. Yan. Rubber seal. Ito. So, rubber po to. Para hindi mag-leak yung kanyang oil. Ito po. Marami pong nabibili nito. Ayan. Lalagyan natin dito. Ayan. Para hindi tumagas yung oil niya. Saka maglalagay din tayo ng Teflon tape para talagang mas sealed talaga siya. Yan. Ito na po siya. Okay po, nalagyan na natin ng washer, tapos nalagyan na rin natin ng rubber seal. Yan. Then, maglalagay tayo ng tape dito sa ating iksitan itong tangke. Ayan, ito na po siya. Lagyan ko na ng Teflon tape. Para kabit dito. Ayan, dito. Ditanggal po ito. Para kung sakaling maglilinis. Madaling nga na. Touch.
Ito na guys, naikabit ko na. Ito po, ayan, naikabit ko na yung ating ano, tanke dito sa fall valve. Papunta doon sa chamber. Ayan, ito na po, nakabit na. So, lalagyan natin dito sa stand para malagyan natin lang use oil. Ito po guys, may tornilyo po ito dito. Ayan. Para hindi matanggal. So, naka-tornilyo lang po ito. Ayan. Then, may nut yan. Ito yung nut niya. So, hindi siya naka-welding. Para pag tinanggal, madali tanggalin. Para kung naglilinis ng chamber, so tatanggal siya, hindi po siya nakapix. Ito na guys, nakabit na natin sa stand. Ayan, nakabit na natin. Ito yung wall valve. Ito yung tanke. Ito yung ano, passage niya, GI pipe papunta dito sa ating chamber. So ngayon maglalagay na tayo ng ano, maglalagay na tayo ng use oil. So buksan natin ito. Pero bago natin ano, lagyan, dapat nakasarado ito. Diba? Ganyan. Open siya, ganyan. Nakasarado dapat. So ito po yung ating ilalagay. Bigyan natin ang budo. Ito, mga kalahati lang ang ilalagay natin dito. Kalahati lang. Sobrang kalahati nga nilagay natin. So, yan na muna. Then, tanggalin natin itong ating budo. Huwag kalimutan, takpan. Ito. Okay, takip na siya. So ngayon, tetesting natin kung epektibo nga itong ating bagong design. Tingnan natin kung hindi siya mag-overflow. Tingnan natin, makita natin kung may lumalabas kayang oil. Galing doon. Yan o, yan yung butas. Makita ko ah. Ito ang buko. Ito yung butas niya. Ito yung butas niya. Rape lang siya. Ayan. So tingnan natin kung ano, kung hindi siya mag-overflow. So i-open na natin. Mga ano lang, mga 7 o'clock. Ayan, ganyan. So tingnan natin. Dapat pala naka ano, dapat pala nakasagad. Dapat pala nakasagad 'to. Ayun, dapat nakasagad. Ayun. Tingnan natin kung may lumalabas na langis galing sa tangke. Yeah, may lumabas na.
Ayan lang. So, natakpan na yung ano, natakpan na yung butas niya. So, ayan. Antayin na lang natin na ano. Tingnan natin kung mag-overflow siya. So, ayan. Parang hindi naman. Hindi naman mag-overflow. So, ayan po ang switch niya. Ang naka-open po siya. Ito yung ball valve natin. Ayan, naka-open po. Nakababa. So, nakababa siya. Sabihin naka-open. So, ngayon, yung oil niya, ayan, steady pa rin. So, hindi pa siya, ano, hindi na siya tumataas. Ayan. So, hindi na siya tumataas. Ibig sabihin, na-regulate na yung kanyang ano, yung oil supply. So, ayan po. Hindi na siya tumataas. So, kung saan lang yung level ng kanyang butas doon sa chamber, doon lang yung ano, dais niya. Ayan po siya. So, ngayon, subukan natin ano, tanggalin yung ano, tanggalin yung oil niya dito. Tapos tingnan natin kung dumaloy ulit yung oil niya galing sa tangke. So ayan, binawasan natin. So nakita ulit yung ating ano. Ito yung ano, yung butas niya. Ito, ito yung butas niya. Napawasan siya. Tingnan natin kung magdadagdag ulit siya. Open natin itong ating ano. Switch ng ball valve. Ayan. So, ayan. Dumadaloy na. Ayan po. Magalawang camera natin. So, ayan po. Sabihin, hindi siya nag-overflow talaga. So, tama lang yung nilagay natin yung washer para ano, hindi masyadong bumuhos yung oil. So, na-regulate siya. So, yan po siya. So, nakababa yung ating anak, nakababa yung ating switch sa ball valve. So, hindi pa rin tumataas. Ibig sabihin, na-regulate pa rin yung supply ng kanyang dangis dito sa loob ng chamber. Tingnan natin ano, i-open natin itong takip ng tangke kung bumuhos yung kanyang ano, langis. Ayan. Ayan, pag nagkakahangin siya, pag in-open to, kakaroon ng hangin. Lumalakas yung ano, yung agos niya dito.
Pero pag nakasarado siya, normal lang. Normal lang yung daloy ng kanyang oil papunta sa chamber. So, ayan po. Ibig sabihin, hindi naman siya, no? Hindi siya talaga umaapaw. Ito yung kagandahan talaga ng kagandahan ng ating autofill. Ayan, meron tayong ball valve. Ito yung yung ginagamit pala to sa tubig. Ginamit ko muna dito. Trial and error lang to kung tatanggal siya. Pero sana tumagal para itong ating magamit. Ayan. So, ayan po siya, oh. So, hindi naman alam. Hindi siya umaapaw. Ayan. Hindi siya umaapaw. So, ayan po. So, nare-regulate natin yung oil. Mas maganda na talaga to kaysa dun sa patak-patak yung merong gripo dito na pumapatak dito. Ito kasi hindi mo na kailangan kontrolin kung mahina ba o malakas. Ayan. Baka steady na lang siya habang nagluluto ka. So, ang kukontrolin mo na lang yung yung hangin niya. Yung controller niya sa blower. Yun na lang ang kukontrolin mo para humina yung apoy. Pero yung langis, continuous yan. So, go auto-fill siya. So, habang ginagamit siya, nag-auto-fill siya. Nag-automatic na malagyan itong ating chamber. Kaya hindi siya hindi siya mauubusan ng langis. Ito guys yung ating bagong design niya. Ayan. So guys, kung gusto niyong subukan, simple lang naman. Parang wala rin pinagbago. Gripo lang yung tinanggal natin. So, pinalitan lang natin ng ball valve. Tapos, dito, yung butas niya dito, dapat maliit lang. Dapat ang ginawa ko dito, yung butas ko dito sa ating tangke, maliit lang para hindi na palagdagay ng washer. So, kaya kung gagawa kayo, sulitan nyo na lang yung butas dito. Then, maglagay na lang kayo ng rubber seal para hindi mag-leak yung langis dito. Then, lagyan nyo ng teflon tape. Okay? Napakasimple lang po nito. So, ito yung gamit. So, hindi mo na kailangan bantayan yung langis para kontrolin. So, controller na lang doon sa blower ang kukontrolin mo para bumaba yung apoy niya. So, yan po. Yan po yung ating bagong design. So, auto-fill po siya. So, habang ginagamit yung oil niya, syempre, nagbabawas, dumadagdag din. Habang nababawasan siya, nadadagdagan siya. Kaya continuous yung kanyang oil.
Yan po. So mga kardes, sana may natutunan kayo dito sa dito sa simpleng tutorial ko ng ating oil tank autofill. Continuous ang kanyang lines sa chamber. So, pwede nyo pong gayahin to. Try nyo kung okay ba. So, mas maganda nga kung ma-improve nyo pa eh. Kung ano pa yung mga idadagdag nyo para mas maganda. So, ako, ito lang yung sa ngayon, ito lang yung aking design. Simpleng design lang para dito sa autofill ng oil natin. So, hindi na natin testingin yung kanyang yung kanyang apoy. Next na video ko, siguro yari na to. Then, tsaka ko ketesting to. Yung paapoyan ko na siya. Yung talagang yari na siya. So, ito, naglagay na ako ng ignition switch. Ayan. So, nakakabit yan dito. Ayan, nakaklip lang siya. Then, ilalagay ko itong ating controller. Ayan, ilalagay ko itong ating controller. Dito. Ayan. Dito ko ilalagay. So, tetesting ko to. Next video ko. Yari na to. So, sana nga, mapinturahan ko pa to para medyo maganda tingnan. So, ayan po siya. So, mga kardes, so, hanggang dito lang ating tutorial tungkol dito sa ating oil tank autofill, continuous oil. So, doon nga pala sa nag-comment doon sa sinunda ng video to. Sana mapanood mo to para kung gagayahin mo to. So, may gagayahan ka para masubukan mo rin kung okay talaga yung ating design. So, sana kung sino man ang gumaya nito, sana mas ma-improve pa niya. Kasi ang iba, siguro, naglalagay ng filter. O kasi wala akong gamit eh. So, ito lang available ko na gamit. Kaya, yan lang yung kinabit ko. So, ayan po guys. So, hanggang dito lang po ang aking video. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po sa mga nanood. God bless po sa ating lahat. At salamat din pala sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. Doon sa mga ating gumagawa ng mga DIY kalan. Lahat ng mga gumagawa ng DIY kalan, shoutout nga pala sa inyo. Mabuhay po tayo. Sana ipagpatuloy natin to para mas maraming makaalam at mas maraming magkaroon ng idea about dito sa ating DIY kalan. So guys, again, dahil gabi ngayon, good evening, at syempre magandang buhay sa ating lahat. So God bless, thank you, bye-bye.